Manalangin po tayo. Mahabagin naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kami ay nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya na kami ay iyong unang tinawag mula sa maraming tao dito sa mundo sa mga huling araw na iyong itinakda. Iniligtas po ninyo kami. Ibinukod bilang mga banal, palaging ginagabayan at tinutulungan upang mamuhay kami ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, na nag-aaral at sumusunod sa salita ng Diyos na nakikisama sa mga banal sa iglesia na siyang katawan ng Panginoon, kung saan kumikilos ang Diyos. Sa oras na ito, kaming mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo na kami ay inyong tinipon upang magpuri sa biyaya at kaluwalhatian ng Panginoon, mag-aral ng salita at mag-fellowship. Naniniwala kami na kasama namin ang Panginoon sa oras na ito, na hinahawakan ang bawat isa sa amin ng kanyang mahabaging mga kamay. Kami po ay mahihina pa at nabibihag pa rin ng mga walang kabuluhang bagay sa mundo. Madalas, sumusunod sa mga pagnanasa ng laman. Pakiusap, hawakan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita at kapangyarihan ng banal na Espiritu, at baguhin sa araw-araw ang aming puso upang makapamuhay kami sa natitirang araw ng aming buhay para sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Naway higit pang kumilos ang Panginoon sa mga iglesia sa buong bansa, sa maraming iglesia sa buong mundo, at sa lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa kabila ng may hirap na sitwasyon upang isagawa ang gawain ng Diyos. Naakayin ang mga ligaw na kaluluwa sa pamamagitan ng matapang na pagpapatotoo sa Ebanghelyo. Kung mayroon man po sa amin na hindi patunay na nakakaunawa sa pag-ibig ng Panginoon, pakiusap, buksan niyo po ang kanilang puso at akayin sila na makilala ang dakilang biyaya ng Diyos, upang magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Panginoon na nagbibigay ng salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan ng salita at ang banal ng kalooban ng Panginoon na gusto niyong ihayag sa amin sa oras na ito, upang kami makapamuhay sa natitirang bahagi ng aming buhay para sa kalooban ng Diyos. Dalangin po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan natin ang Biblia. Roma chapter 12. Roma chapter 12. Roma chapter 12. Verse 1 at 2. Roma chapter 12 verse 1 at 2. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang pagdilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Hanggang dito na lamang po. Ngayong summer, nagpapatuloy ang mainit na panahon. Sinasabi nila na kung magpapatuloy daw ang mainit na panahon, ang mga pananim ay may hinog na mabuti. So palagay ko ay ganoon din tayo. Tayo din ay lumalago at nasasanay sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga kahirapan at nagbubunga ng mabubuting bunga para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga sinasabi na kung tatanggapin ang mga kahirapan, ito ay kapakipakinabang at mabuti. Ngayong araw, pag-aralan po natin ang salita na may pamagat na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ayon sa Roma chapter 12.
Bagamat ang salitang ito ay maiksi, ipinapaliwanag dito kung ano ang buhay Kristiyano pagkatapos nating maligtas. Ang salitang kaya nga ay konektado sa mga naunang salita na binanggit. Babasahin ko po sa Roma chapter 11 verse 35 to 36. O sino ang nakapagbigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Mayroon bang nakapagbigay na sa Diyos? At mayroon bang pinagkakautangan ang Diyos? Ito ay imposible. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay nilikha ng Diyos. Maging tao ay nilikha ng Diyos. Nilikha niya ang tao para sa banal na plano at layunin ng Diyos. At bagaman nahulog ang tao sa kasalanan, iniligtas niya tayo upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya, mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya, ibig sabihin, ang Panginoon ang lumikha sa kanila at sila'y patuloy na nananatili at nabubuhay sa pamamagitan ng Panginoon. At para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, silang lahat ay kinakailangan para sa katuparan ng plano at layunin ng Diyos. At sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Ang lahat ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam nating mga ligtas na Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Kahit tayo ay nilikha din ng Diyos. Sa Awit 139 verse 13, hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi at sa bahay bata ng aking ina ako'y iyong hinabi. Nilikha din ng Diyos ang ating katawan. Tayo binigyan ng buhay, hininga at lahat ng mga bagay. At tayo ay nabubuhay sa biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Nung tayo ay naligaw sa kasalanan at hindi natin ito nalalaman, una tayong minahal ng Diyos. Sinugo niya ang Kanyang tanging anak upang tayo'y iligtas. Siya ang tumanggap ng sumpa at hatol na nararapat ay sa atin doon sa krus at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo at kamatayan ng Panginoon. Kaya hindi lamang ang lahat ng mga bagay nagmula sa Diyos, kundi tayo din ay nilikha ayon sa layunin at plano ng Diyos. Tinanggap din natin ang kamanghamanghang biyaya at pag-ibig ng Diyos at tayo'y naligtas. Kaya ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa Diyos. Walang sino man ang maaaring magbigay ng kanyang sarili sa Diyos nang wala munang natatanggap mula sa Diyos. Napaka-importante nito sa ating buhay Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, sabi dito, mga kapatid, ito ay napaka magiliw na salita para sa ating mga Kristiyanong naligtas, mga kapatid. Iniligtas tayo ng Panginoon. At hindi niya ikinahihiya na tawagin tayong mga kapatid. Pagkatapos ng kaligtasan, ang pinakamagandang titulo o pagtawag ay yung tawagin tayong mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid,
isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Pag sa sumamo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, ibig sabihin, kung tinanggap ninyo ang awa ng Diyos, dapat kayong makinig sa akin. Sa Efeso chapter 2 verse 4 to 5, ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Tayo ay naligtas dahil sa awa at pag-ibig ng Diyos. Ang salitang kahabagan at awa ay magkasing kahulugan. Tinanggap natin ang awa ng Diyos. Kaya ang natitirang buhay natin sa pananampalataya ay pagsukli sa biyaya na tinanggap natin sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Sinasabi sa mga awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Tinanggap natin ang awa ng Diyos. Kaya nga natanggap natin ang kamangha-manghang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan. Nagkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at makakapasok sa langit. Kaya ang katagang, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ito'y nangangahulugan na kung natanggap mo ang awa ng Diyos, kailangan mong pakinggan ito. Natural lang ito. Dahil natanggap natin ang awa ng Diyos, ang ating natitirang buhay ay pagtugon sa awa na ito. Mahal tayo ng Diyos. At dahil sa pag-ibig na ito, tinanggap natin ang kaligtasan. Kaya nga ang mga tumanggap ng pag-ibig ng Diyos ay namumuhay na nagmamahal sa Diyos. At ang mga tumanggap ng awa ng Diyos ay namumuhay alinsunod sa awa na iyon. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, panal na kasiyasiya sa Diyos. Inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ito ang pinaka-importanteng punto para sa mga Kristiyano na tumanggap ng awa ng Diyos. Inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Pag-isipan natin ang ibig sabihin ng pag-aalay ng handog. Sa Lumang Tipan, ang mga Israelita ay nag-aalay ng maraming uri ng handog sa Diyos. Ang tungkulin ng pagkapari sa Lumang Tipan ay ibinigay sa mga inapo ni Aaron mula sa lipi ni Levi. Sa kanila ibinigay yung pagkapari. Gayunpaman, sa panahon ng Bagong Tipan, si Jesus ang naging unang punong pari. Sinasabi sa Hebreo chapter 6 verse 20, si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Jesus ay naging punong pari ayon sa buhay na walang hanggan at kapangyarihan. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari. Nagpakita si Jesus bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek na isang uri ni Jesus. Kaya sa Hebreo chapter 6 verse 19 to 20, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuwaryo sa kabila ng tabing na do'y naunang pumasok para sa atin si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya si Jesus ang pinakapunong pari. At tayo, na naligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay naging isa sa kanya. At dahil tayo ay kaisa niya, tayo din ay mga pari. Si Jesus ang pinakapunong pari at tayo ang mabababang pari. Sa makatuwid, tayo ay naging mga banal na pari ng Diyos. Sinasabi sa Efeso chapter 5 verse 2, lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy.
isinakripisyo ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Siya'y naging mabangong alay para sa Diyos. Ngayon, sa atin na mga naligtas, sinasabi, inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Ito ay isang utos. Sa Biblia, ang unang utos ay kailangan maligtas. At pagkatapos maligtas, maraming utos kung paano dapat mabuhay ang mga ligtas na tao. Ang mga ito ay hindi optional o pwedeng pagpilian, kundi mga ganap na utos na kailangang sundin. Sa makatuwid, ang inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos, ay isang utos. Isang utos. Ngayong tayo ay naligtas, kung paanong inihain ni Jesus ang kanyang sarili upang maging isang mabagong handog pantubos sa Diyos, dapat din nating ialay ang ating mga katawan bilang isang handog na buhay na kasiyasiya sa Diyos. Inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Kaya tayo ay mga pari. Sa unang Pedro, chapter 2, verse 5, tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong kayo ay maitayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Maging banal na pari na nag-aalay ng mga espiritual na handog na kasiyasiya sa Diyos. At sa unang Pedro, chapter 2, verse 9, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari. Ang isang hari ay namamahala. At ano ang kanyang pinamumunuan? Pinamumunuan niya ang kanyang sarili at ang mundo upang mag-alay ng mga banal na handog sa Diyos. Naginagawa siyang maluwalhating pari. Kaya nga tayo mga naligtas ay mga pari na dapat mag-alay ng buhay na handog sa Diyos. Sa lumang tipan, ang mga Israelita ay nag-aalay ng mga handog sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tupa, mga kambing, mga guya, na kanilang pinapagdanak ang dugo. Inialay ni Jesus ang kanyang katawan bilang isang mabangong handog at hain sa Diyos. Ngayon, tayo mga naligtas ay mga pari. At ang hain o handog na iniaalay natin sa Diyos ay itong ating katawan. Dapat nating ialay ang ating katawan bilang isang banal at handog na buhay na katanggap-tanggap sa Diyos. Ang handog na buhay ay nangangahulugan na lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang tinutukoy ng handog na buhay ay lahat ng bahagi sa buhay natin. Dapat banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa unang Korinto, chapter 6, verse 19 to 20, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Ang dahilan kung bakit iniaalay natin ang ating sarili sa Diyos ay dahil sa ang ating katawan at kaluluwa ay binili na ng mahalagang dugo ng Panginoong Jesus. Sa unang Korinto, chapter 7, verse 23, sinasabi, kayo binili sa isang halaga, huwag kayong maging alipin ng mga tao. Ang ating katawan at kaluluwa ay binili ng mahalagang dugo ni Jesus. Siya ay nag-alay ng kanyang buhay upang iligtas tayo. Sa makatuwid, ang ating katawan at kaluluwa ay hindi na sa atin, kundi sa Panginoon na. Ibinibigay lang natin sa Panginoon ang sa Kanya. Maaring iniisip ng mga hindi ligtas na sarili nilang pag-aari ang ibinibigay nila sa Panginoon. Kaya sila ay mayroong pagkamaramot sa paghahandog. Gayunpaman, ang mga ligtas na Kristiyano, nauunawaan natin na wala tayong pagmamayari na kahit na ano. Kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos.
Ito'y sinabi sa 1 Korinto chapter 6 verse 19 to 20. Tayo ay binili ng mahalagang dugo ni Jesus para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang mga taong ligtas ay nabubuhay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng sinasabi sa 1 Korinto 10:31, kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating buong buhay ay dapat nating ipamuhay para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tayong mga ligtas ay napakahalagang nilalang, sapagkat binili ng Diyos, binili ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi lamang ang ating katawan, kundi pati ang ating kaluluwa. Kung may isang tao na bumili ng isang bagay sa mataas na presyo, kung ibinigay niya ang lahat ng kanyang kayamanan upang mabili ito, ituturing niya itong napakahalaga, di ba? Ngayon, hindi lamang kaluluwa natin, kundi pati na rin ang ating katawan ay binili na ng mahalagang dugo ng Panginoon. Kaya hindi na tayo sa ating sarili, kundi sa Panginoon. At nabubuhay tayo dito sa lupa para lamang sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga sa 1 Pedro 1:18, nalalaman ninyong kayo tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Iniligtas tayo hindi sa pamamagitan ng pilak o ginto, kundi sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at pagdanak ng kanyang mahalagang dugo. Sinasabi sa Hebreo 9:12, nakamit niya ang walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Namatay si Jesus at tiniyak ang walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Ang ating kaluluwa at katawan ay binili na sa isang halaga. Ngayon, ang ating buhay pananampalataya ay nagsisimula sa paniniwala na ito'y hindi na akin, kundi sa Panginoon na. Kaya nga ang buhay pananampalataya ay nagmumula sa awa ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Sa Efeso 1:7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Tinanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng walang bayad na pagtubos ng dugo ni Kristo. Kung gayon, kailangan muna nating maunawaan na ang ating katawan at kaluluwa ay hindi na sa atin. Ito'y sa Panginoon na. At mula roon, dapat tayong mamuhay na nagsasabi, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Sa 1 Timoteo chapter 2 verse 6, sinasabi na si Kristo ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili, ang kanyang buhay bilang pantubos sa lahat. Ang pantubos ay ang halaga na ginagamit upang matubos ang isang tao. Kung may taong baon sa utang, siya'y parurusahan dahil sa utang na yon. Ngunit kung merong magbabayad ng pera bilang kapalit niya, ang tawag sa perang iyon ay perang pantubos, pera na tumutubos. Sinabi ng Panginoon na ibinigay niya ang kanyang sarili bilang pantubos para sa atin. At sa Apokalipsis chapter 1 verse 5 to 6, doon sa umibig sa atin at nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa kanya na umibig sa atin at naghugas sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa Revelation chapter 1 verse 6, at ginawa tayong kaharian, mga pari ng kanyang Diyos, sa kanyang Diyos at Ama. Sinabi rito, nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong mga tao ng kaharian ng Diyos at mga pari ng Diyos. Hindi natin dapat kalimutan na tayo ay mga pari. Ang isang pari ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili. Ang pari ay isang taong itinalaga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ligtas ay naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. At ibinukod sa mundong ito bilang mga banal.
para lamang sa ikaluluwalhati ng Diyos. Noon, tayo ay ipinanganak sa kasalanan. Tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo at kinakaladkad patungo sa walang hanggang pagkawasa. Ngunit kahit noong hindi pa natin nalalaman, tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang awa at pag-ibig sa atin. Ngayon, ang ating buhay ay nakatago sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At hindi natin dapat kalimutan kahit na isang sandali na ang natitirang bahagi ng ating buhay ay para sa ikaluluwalhati ng Diyos na siyang nagligtas sa atin. Kaya sa Roma chapter 1 verse 6, kayo na mga tinawag kay Kristo Jesus. Nang tayo ay naligtas, tayo ay naging kay Jesucristo. Ang ating mga ari-arian ay hindi na sa atin. Ngayon, ang ating katawan at kaluluwa ay pag-aari na ni Kristo Jesus. Kaya nga sinabi sa Roma chapter 14 verse 7 to 8, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo mamatay, tayo'y sa Panginoon. Muli nating basahin ang salitang ito at isa puso, sabi sa atin. Ang tinutukoy rito ay tayo mga banal, mga Kristiyanong naligtas. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Ang isang tao na nabubuhay para sa kanyang sarili, nagdurusa para sa kanyang sarili, nagsusumika para sa kanyang sarili, at pagkatapos ay namamatay para sa kanyang sarili, ay isang tao na wala kay Kristo. Kung gagawin ito ng isang taong ligtas, ito ay isang buhay na sumasalungat sa katotohanan ng siya'y ligtas. Kung siya ay nabubuhay para sa kanyang sarili, gumagawa para sa kanyang sarili, nagdurusa para sa kanyang sarili at pagkatapos ay namamatay para sa kanyang sarili, ito'y isang sumpa. Ngayong tayo naligtas, ang ating katawan at kaluluwa ay pag-aari na ng Panginoon. Kaya nabubuhay lamang tayo para sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, wala tayong karapatang mabuhay para sa ating sarili at wala tayong kalayaang mamatay para sa ating sarili. Bakit? Dahil mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Mayroong mga alipin noong unang panahon. Sa Grego, tinatawag na dulos. Ang isang alipin ay walang pagmamay-ari sa kanyang sarili. Siya ay binili ng kanyang Panginoon sa isang halaga. Kaya't siya ay pagmamay-ari ng kanyang Panginoon. Ano man ang iutos sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuhay man siya o mamatay, gagawin niya anuman ang naisin ng kanyang Panginoon. Ang isang alipin ay walang sariling plano, hangarin o mithiin. Nabubuhay lamang siya para sa kanyang Panginoon. Pagkatapos nating maligtas, tayo ay mga alipin ni Jesucristo. Ilang ulit na sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 1 at Filipos chapter 1 na siya ay alipin ni Jesucristo. Buong pagmamalaki niyang sinabi na lingkod o alipin siya ni Jesucristo. Ang lingkod na binabanggit doon ay isang alipin. Isang alipin. Siya ay isang alipin na binili sa isang halaga. Kaya pagkatapos maligtas, inialay ni Apostol Pablo ang kanyang buhay para lamang sa Panginoon at sa Ebanghelyo. At habang ipinapangaral ang Ebanghelyo, siya ay namartir sa Roma. Pinugutan siya ng ulo. Nabuhay siya para sa Panginoon hanggang sa huli at namatay para sa Panginoon. Sa aklat ng mga gawa, wala sa mga apostol ang namuhay ng maginhawa at namatay. Silang lahat ay nangaral ng Ebanghelyo. Namuhay ng masunurin, matapat at nagsakripisyo para sa iglesia at sa huli naging mga martir. Ngayong tayo ligtas na, iniligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at binili tayo sa isang malaking halaga. Sa tuwing naiisip natin ang biyayang nagligtas sa atin, hindi natin masusuklian ang biyayang ito
kahit na mamatay pa tayo ng daan-daang beses para sa Panginoon. Paano natin siya masusuklian? Itinuturo sa atin ng Biblia ng detalyado kung paano tayo dapat mamuhay pagkatapos maligtas. Kung ang isang ligtas na tao ay pumupunta sa iglesia tuwing Linggo, kumakanta ng mga himno, nagbibigay ng handog, gumagawa ng ilang gawain, ngunit sa natitirang buhay ay nabubuhay ayon sa gusto niya, abay kahit na mga tao sa ibang relihiyon ay mahusay din sa ganyan. Kahit na mga hindi ligtas na tao ay kayang-kayang gawin ang ganyan. Ang isang taong ligtas ay dapat na ihandog ngayon ang kanyang buong buhay bilang isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos. Hindi dapat kalimutan ng mga Kristiyano na sila ay mga pari ng Diyos. Tayo'y pari ng Diyos at ang ating katawan ang ating handog. Ito'y isang banal na handog. Kailangan nating mag-alay ng isang banal na handog na kaluglud-lugud sa Diyos. Ang paghahandog ng ating katawan ay hindi lamang tumutukoy sa ating pisikal na katawan. Kasama dito ang ating puso, isip at lahat ng aspeto ng ating buhay. Buong buhay dapat ihandog sa Diyos. Kaya dapat nating ialay ang ating katawan, puso at lahat ng sa atin bilang isang handog na buhay na kasiyasiya sa Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kamanghamanghang biyaya at awa ng Diyos. At gaya ng sinasabi ng himno, bagaman hindi ko masuklian ang biyaya ng pag-ibig, ang aking mahinang puso at abang katawan ay maglilingkod sa Panginoon. Maglilingkod sa Panginoon. Ang alipin ay nabubuhay lamang para sa kanyang Panginoon. Sila ay nabubuhay para sa kanilang Panginoon at namamatay para sa kanilang Panginoon. Sa Filipos chapter 2 verse 8, sinasabi, sila ay naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ang mga alagad ng Panginoon ay merong parehong pag-iisip. Nabuhay sila para sa Panginoon. Sila'y naging masunurin hanggang sa kamatayan para sa Kanya. Ganito rin sa atin. Dahil tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos, hindi tayo naglilingkod sa Diyos dahil inutusan tayo. Dapat ay kusang loob nating ialay ang ating sarili sa Diyos. Mamuhay bilang pari na naglilingkod sa Kanya. Tayo ay mga pari, at ang handog na ating iniaalay ay ang ating sariling katawan. Ang ating katawan, puso at lahat ng meron tayo ay dapat nating ialay sa Diyos bilang isang handog. Sinasabi na ang handog na alay sa Diyos ay dapat dalisay at walang kapintasan. Kaya sa Levitico chapter 22 verse 20, huwag ninyong ihahandog ang anumang may kapintasan sapagkat ito ay hindi tatanggapin sa inyo. Hindi tayo dapat maghandog ng merong kapintasan. Kailangan nating mag-alay ng handog na dalisay at walang batik. Sa Malakias chapter 1, na siyang huling aklat sa Lumang Tipan, makikita natin na bagaman naroroon si Propeta Malakias, ang mga Israelita ay malayo sa Diyos. Ang mga Israelita, iniingatan nila ang Sabbath, sumusunod sila sa kautusan, at mayroong mga pari at mga handog. Subalit, sinabi ng Diyos sa Malakias chapter 1 verse 6, mga pari na humahamak sa aking pangalan. Sila'y mga pari, ngunit kanilang hinahamak ang pangalan ng Diyos. Bakit? Dahil sila'y naghahandog ng maruruming tinapay at ng mga hayop na may sakit. Kaya nga sinaway sila ng Diyos. Sinaway sila ng Diyos. Sinabi ng Diyos, mga pari na humahamak sa aking pangalan. Sa Malakias chapter 1 verse 8,
Subukan mong ihandog yon sa iyong gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo? Papakitaan ka kaya niya ng kabutihan? Kung maghahandog ka sa isang gobernador, tiyak nabibigyan mo siya ng alay na malinis, sariwa at mabuti. Hindi isang hayop na bulag, pilay o may sakit. Kasi kahit na gobernador, hindi tatanggapin yon. Ngunit nagdadala kayo ng gayong mga alay sa Diyos. Kapag kayo naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Sa Isaiah chapter 1 verse 13, huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Kung hindi tayo mag-iingat, kahit na tayo mga pari, kung ang ating puso at buhay ay hindi malinis, ito ay kagaya ng pag-aalay ng maruming pagkain at hayop na may sakit. Sa paghahandog natin ng ating sarili sa Diyos, kailangan nating maging banal at malinis. Ibig sabihin ay nakabukod tayo sa sanlibutan. Sinasabi sa 1 Pedro chapter 1 verse 15 to 16, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal din naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay banal. Kaya't ang mga naglilingkod sa Kanya bilang pari ay dapat maging banal din. Dapat nating ihandog ang ating katawan sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lamang ang pisikal na katawan natin, kundi pati ang puso at buong buhay natin. Ibig sabihin ay maging nakabukod sa sanlibutan, banal at malayo sa lahat ng kasinungalingan at kasalanan. Kung hindi natin ito gagawin at susubukan nating mag-alay sa Diyos ng timaytiwaling buhay, ito ay tulad ng pag-aalay ng maruming pagkain. Ito ay tulad sa pag-aalay ng hayop na bulag, pilay o may sakit. Ganito ang ginagawa ng mga pari na umahamak sa pangalan ng Diyos. Sinabi ng Biblia, kayong masasamang pari. Sa Malakias chapter 1 verse 8, kapag kayo naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama yun? Ito ay pagsaway ng Diyos, kaya dapat tayo magnilay. Ang puso ko ba at buhay ay tunay na nakabukod bilang banal sa mundo? Kung mayroong kasalanan sa ating puso at buhay, hindi natin maihahandog ang ating sarili bilang isang alay sa Diyos. Kailangan nating ibukod ang ating katawan bilang banal. Sa Isaiah chapter 52 verse 11, sinabi ng Diyos sa mga pari na nagbubuhat ng kabanang tipan, kayo'y humayo, kayo'y humayo, kayo'y umalis doon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay. Kayo lumabas sa gitna niya. Kayo magpakalinis. Kayo nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Tayo, gaya ng mga Levita sa lumang tipan, ay mga manggagawa ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Kaya dapat tayong lumayo mula sa lahat ng kasalanan at karumihan. At huwag humipo ng anumang bagay na marumi. Sa 2 Korinto chapter 6 verse 17, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kaya nga lumabas kayo sa kanila, humiwalay kayo. Binabanggit dito ang paghiwalay sa mga hindi ligtas na tao. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi. Siya ay nagsasalita tungkol sa pagiging bukod sa kabanalan. Sa 2 Korinto chapter 7 verse 1, nagpatuloy pa siya, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating sarili mula sa bawat karumihan ng laman at spirito na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sa pagkatakot sa Diyos. Dapat linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at spirito. Ito'y tumutukoy sa ating pisikal at panloob na buhay. Ang karumihan ay tumutukoy sa kasalanan na inilalarawan bilang marumi. Sinasabi doon, linisin natin ang ating mga sarili. Sa pagkatakot sa Diyos, dapat nating ituring na ang kasalanan ay mas malala kaysa ketong. Dapat nating katakutan ito
hindi natin ito dapat na binabaliwala. Huwag mag-enjoy dito. Ganyan ang ginagawa ng mga hindi ligtas na taong nakalaan sa impyerno. Kung mayroong bagay sa ating buhay na marumi sa paningin ng Diyos, maaari ba tayo makapag-alay ng mga handog na kasiyasiya sa Kanya? Hindi, hindi ito mangyayari. Dapat tayong maging malinis. Kung ang isang ligtas na tao ay namumuhay ng pabaya, ito'y hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Sa Levitico chapter 1 verse 5, makikita natin na ang handog na sinusunog ay dinadala sa harapan niya. Maging tupa o guya, ito ay pinapatay. Pagkatapos, ang balat nito ay inaalis. Pinagpipira-piraso ang hayop. At pagkatapos ay sinusunog ang mga bahagi niyon sa ibabaw ng dambana. Ganito yung handog na sinusunog, isang handog na inialay sa pamamagitan ng apoy. Pinagpipira-piraso. Dapat nating patayin ang mga pagnanasa ng ating laman sa pamamagitan ng banal na spirito. Sinasabing ang laman ay nagnanasa laban sa spirito at ang spirito ay laban sa laman. Kung hahayaan lang natin ang ating laman na gawin ang gusto nito, kukontrolin tayo nito. Kaya nga, kailangan nating pigilan at patayin ang mga pagnanasa ng ating laman sa pamamagitan ng banal na spirito. Dapat nating patayin ang mga pagnanasa ng ating laman. Kaya kailangan nating hubarin ang dati nating pagkatao. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Kaya kung paanong inaalis ang balat at hinihiwa ng pirapiraso, kailangan din nating pagpirapirasuhin ang ating sarili sa harapan ng Diyos at sunugin ang ating sarili sa apoy ng banal na spirito. E dapat nating pagpirapirasuhin ang ating sarili. Ito yung alay na kasiyasiya at tinatanggap ng Diyos. Ang mga Kristiyano na nag-aalay ng kanilang sarili sa Diyos ay tumatalikod sa kanilang kalayaan at kasiyahan na maaari sana nilang matamasa. Ang mga pari na nag-aalay ng mga banal na handog sa Diyos ay mga taong tumalikod sa kalayaan at kasiyahan ng laman na natamasa sana nila. Kapag tayo ay nagiging ganap na kaisa ni Kristo, nag-iisip na katulad niya, nakakaramdam ng tulad niya, nagnanais ng mga nais niya, ganap na sumusunod sa kanyang plano at kalooban, kung tayo ay nagiging ganap na kaisa ni Kristo, mayroong pag-iisip na kagaya niya, ninanais yung mga nais niya. Kung ganon, tayo ay tunay na nagiging tunay na handog sa Diyos. Sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Ngayong tayo ay naligtas, tayo ay nananatili sa Panginoon. Ang Panginoon ay laging nasa akin, at ako'y nasa Panginoon. May himnong ganito, ang Panginoon ay nasa akin at ako'y nasa Panginoon. Tayo ay kaisa ng Panginoon. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Natural lang para sa mga Kristiyano na mamuhay gaya ng Panginoon. Ngunit, tila hindi ba ganoon karami ang namumuhay sa ganoong paraan? Ngunit, ito ang nais ng Panginoon sa atin. Kung ang Panginoon ay nasa atin, kung gayon, ang Panginoon dapat, ang Panginoon ng buhay natin. Sa Galatia chapter 2 verse 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Ang ibig sabihin ng ako ay ang aking lumang pagkatao,
ang aking mithiin, hangarin, mga plano, lahat ng bagay sa buhay ko. Nung namatay si Jesus sa krus, hindi lang napatawad ang kasalanan ko, kundi namatay ako kasama ng Panginoon. Ako rin ay inilibing kasama ng Panginoon. Pagkatapos maligtas, nagpabautismo tayo. Ang bautismo ay isang pagdilibing. Kaya sa Roma chapter 6 verse 4, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Ano ang inilibing natin? Ang ating lumang pagkatao, ang taong makasalanan, inilibing na kasama niya. Kaya pag-ahon sa tubig, tayo ay naging bagong tao na. Isang taong matuwid na nabubuhay sa natitirang bahagi ng buhay para sa kalooban at ikalulubalhati ng Diyos. Kaya ngayon, ang ating lumang pagkatao ay namatay na at inilibing kasama ng Panginoon. Sa unang Pedro chapter 4 verse 1 to 2, kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasabang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Upang tayo ay iligtas, si Jesus ay nagdusa din sa laman. Siya'y namatay para sa atin. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may kaakibat na pagdurusa at sakripisyo. Ngunit ang ating laman ayaw nito. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili. Ang mga heneral na nakikipagdigma ay nagsusuot ng baluti. Ang baluti ang humahadlang sa mga palaso ng kaaway. Ang pagsusuot ng baluti ang pumipigil sa lahat ng palaso. Sa mga araw na to, yung mga bulletproof vests. Sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Yung magdusa sa mga pisikal na sakit, ito'y isang baluti. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Ibig sabihin, silang nagdurusa para sa Panginoon ay walang oras gumawa ng kasalanan. Pwede tayong mabuhay na hindi nagkakasala. Hindi tayo dapat magkasala. Sinasabi ng ilan, oh, paano tayo mabubuhay na hindi nagkakasala gayong mayroon tayong laman? Huwag kayong magdahilan ng ganyan. Ang mga pagnanasa ng laman ay pinapatay ng Espiritu. Sa Galatia chapter 5 verse 24, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman kasama ang mga masasamang pagnanasa at kahalayan nito. Kaya sa unang Korinto chapter 15 verse 31, sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Kailangan nating mamatay araw-araw. Bakit? Kasi ang katawan na ito ay muling mabubuhay kung bibigyan mo ng kaunting pagkakataon. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Sinabi rito na ang mga pagdurusa para sa Panginoon ay baluti. Kung paano nga si Kristo ay nagdusa sa laman, sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Ngayong ligtas na tayo, sapat na ang nakaraang panahon para sa ating laman. Dapat nating ituring na sapat na ang nakaraang panahon na tayo namuhay sa lahat ng uri ng kasalanan ayon sa mga pagnanasa ng ating laman. Sapat na yun. Kung patuloy tayong magkakasala at mamumuhay ng masuwayin bagaman ligtas na, hindi ito katanggap-tanggap sa mata ng Diyos. Inutusan niya tayo. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal din naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Ang kabanalan ay pagiging bukod sa sanlibutan ito. Sa mga gawa, chapter 2, verse 40, humigit kumulang 3,000 tao ang naligtas at nabautismuhan sa araw ng Pentecostes. Sinabi ni Pedro sa kanila, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. Ang kaluluwa ay naligtas na mula sa impyerno. Ngunit, upang maligtas mula sa baluktot na lahing ito, kailangan maging bukod tayo. Dapat tayong maging hiwalay mula sa masama, baluktot at mapagnasang lahing ito. Hindi tayo tagasanlibutan kahit na nakatira tayo dito. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 15,
kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Kayo'y hindi taga-sanlibutan. At sa John chapter 17 verse 16, sa panalangin na ibinigay ni Jesus nung gabi bago siya namatay, sinabi niya, hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko na hindi taga-sanlibutan. Tayo ay naligtas, ngunit hindi tayo kabilang sa sanlibutan. Silang mga kabilang sa sanlibutan ay patungo sa impyerno. Ibinukod tayo mula sa kanila. Tayo'y mga anak ng Diyos. Kailangan nating mamuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Kung mabubuhay lamang tayo para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos, ang Diyos ang bahala sa ating buhay. Kung mabubuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ka mamamatay kahit na parang mamamatay ka na. Sa 2 Korinto chapter 6 verse 9, sabi ni Pablo, tulad sa naghihingalo at narito kami buhay. Gaya ng sa mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. Dahil sa tayo ay nabubuhay sa pagpapala at biyaya ng Diyos, kung tayo ay mamumuhay na nakabukod sa sanlibutan ayon sa kalooban ng Diyos, Diyos ang bahala sa lahat. Dapat natin itong paniwalaan. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham na ialay ang kaisa-isa niyang anak na si Isaac sa bundok ng Moria, sinabi ni Abraham, sige po. Hindi siya nagdalawang isip. Ang kanyang anak na si Isaac na ipinanganak nang siya 100 taong gulang ay higit na mas mahalaga sa sarili niyang buhay. Kahit na marami siyang kayamanan, mas mahalaga si Isaac sa lahat ng iyon. Inutusan ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak bilang isang handog. Anong sinabi ni Abraham? Hayaan mong pag-isipan ko muna. Bigyan mo ako ng kaunting oras upang mag-isip. Kakausapin ko muna ang aking asawa. Ganoon ba ang sinabi niya? Hindi po. Sa halip ay kanyang sinabi, sige po. Siya ay maagang bumangon. Hindi niya kinausap ang kanyang asawa. Sinabi niya, punta tayo sa bundok ng Moria. Naglakbay sila ng 3 araw at pagkatapos, iniwan niya yung mga lingkod sa ibaba ng bundok. Bakit? Kasi malinaw na pipigilan nila si Abraham. Nababaliw ka na ba, Panginoon? Nagpatuloy siya sa paglalakad na may dalang patalim at apoy. At si Isaac na 12 taong gulang ay sumusunod sa kanya na pasan yung kahoy ng handog na susunugin. Tay, nakapag-alay na tayo dati. Tingnan mo, narito ang patalim at ang apoy at ang kahoy. Ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Nang marinig ito ni Abraham, sa tingin niyo, ano kaya ang naramdaman niya? Kanyang sinabi, anak ko, Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. Maaring nadurog ang kanyang puso, tama? Dahil kailangan niyang kunin ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Tinapos niyang mabuti si Isaac at sinubukang patayin. Pero Abraham, Abraham, tinawag siya ng Diyos ng 2 ulit, tumigil ka. Ngayon nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Si Abraham ay nakapasa sa pagsusulit na may score na 100. Upang makapasa sa pagsubok, gaano ba nadurog ang puso niya? Mayroon din tayong sakit at pagdurusa dahil kailangan ang mga paghihirap at sakripisyo upang masunod ang salita ng Panginoon. Sumusunod tayo sa salita at kalooban ng Panginoon sa gitna ng mga kahirapan dahil ito yung paghahandog. Sa ganito nakikita ng Diyos ang ating puso. Kailangan ang paghihirap at sakripisyo upang masunod ang salita ng Panginoon. Nais niyang makita sa ating buhay na minamahal natin siya ng higit kaysa anumang bagay sa mundo. Ano sa tingin niyo, magagawa ba natin ito? Ang buhay
buhay ng isang ligtas na tao na sumusunod sa salita ng Diyos. Ang kanyang buong buhay ay isang handog na buhay na iniaalay sa Diyos. Ang ating buong buhay ay dapat maging handog na buhay sa Diyos. Sa isang himno, merong lyrics na pagkatapos kong ialay ang lahat sa dambana ng Panginoon, ako'y tutugon sa Kanya. Inihain ng Panginoon ang Kanyang sarili bilang isang mabangong samyo upang iligtas tayo. Ngayon, hindi ba natin kayang ialay itong hamak nating katawan bilang handog sa Diyos? Hindi ba natin kayang ialay itong katawan natin sa Kanya bilang isang handog? Kaya mayroong himno, di ba? Is your all on the altar of sacrifice laid? Your heart does the Spirit control? Pagkatapos nating ialay ang ating sarili bilang handog na buhay, tayo ay magkakaroon ng ganap na pakikisama sa Kanya. Sa tunay na pakikisama, ang dalawang puso ay dapat nagkakaisa. Kapag ito'y nagkakaisa, ito ay hahantong sa tunay na pakikisama. Ipagpalagay nating tapat ang puso ng isang tao sa kanyang kaibigan, ngunit ang puso ng kaibigan niyang ito ay hindi. Magkakaroon ba sila ng tunay na pakikisama? Tatanungin tayo ng Panginoon, tapat ka ba sa akin gaya ng pagiging tapat ko sa iyo? Inialay ko ang aking sarili bilang isang handog na babagong samyo, ngunit ano ang ginagawa mo para sa akin? Siguradong magtatanong siya. Kaya pagkatapos nating ialay ang lahat sa Panginoon, magkakaroon tayo ng ganap na pakikisama sa Kanya. Kaya ba nating gawin ito? Kailangan. Kailangan nating magsumikap na gawin ito. Ang ating puso, pag-iisip, at lahat ng ating ginagawa ay dapat maging handog na buhay. Ang buhay na patuloy na sumusunod sa araw-araw. Maging nasa bahay man, nasa trabaho, nasa church, at iba pa, ito'y isang handog na buhay na banal na kasiyasiya sa Diyos. Sa mga araw na ito, nabubuhay tayo na hindi nag-iisip at ginagawa ang gusto natin. Nagsimula akong magsimba noong ako'y estudyante sa junior high. Ngunit, hindi ako nagsisimba para maniwala kay Jesus. Ang school ko ay Katoliko. Kaya kailangan kong pumunta sa simbahan tuwing linggo at mag-aral ng Biblia. Mandatory ito. Kapag pumupunta ako sa simbahan tuwing linggo, may isang senior pastor na nakasuot ng formal na damit. Sinasabi niya, simulan na natin ang pagsamba. Ang mga sumasamba ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Oh, Espiritu at katotohanan daw. Espiritu at katotohanan daw, pero pagkatapos ay nabubuhay sila sa paraang gusto nila sa loob ng isang linggo. At pagdating ng araw ng linggo, iniisip nila na dapat siguro ako magsimba. Naguhugas sila ng kanilang katawan, nagsusuot ng malinis damit, pagdating sa simbahan, Panginoon, iaalay ko ang aking katawan bilang handog na buhay. Dahil ba ikaw ay nananalangin at tagpupuri? Ikaw ay buhay ng handog? Hindi po. Ito ay isang patay na handog. Hindi ito tunay na pagsamba. Inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, na banal, kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Kaya ano ang spiritual na pagsamba? Sa Juan chapter 4, verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kapag sinasabi natin na ang Diyos ay Espiritu, ibig sabihin siya'y hindi laman. Kung ang Diyos ay laman,
Maaari kang mamuhay ayon sa gusto mo at pagkatapos ay magsabi lang ng Panginoon na may anyo ng kabanalan, umawit ng magagandang awit at malulugod sa iyo ang Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi laman. Siya ay Espiritu. Nakikita niya ang puso natin. Alam niya ang lahat ng tungkol sa buhay natin. Ang buong buhay natin ay dapat handog na buhay na banal, na nakahiwalay sa mundo upang maging kasiyasiya sa Diyos. Ang ibig sabihin ng banal ay nakabukod sa sanlibutan. Kung hindi, ang handog natin ay magiging gaya ng paghahandog ng hayop na pilay at may sakit sa Diyos. Hindi ba masama yun? Hindi natin dapat hamakin ng Diyos. Ang biyayang ibinigay sa atin ng Diyos ay napakalaki at napakadakila. Tayo ay ginawa niyang kanyang mga anak at siya'y kasama natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Ginagabayan niya tayo tungo sa walang hanggang langit. Hindi natin siya dapat hamakin, baliwalain at kalimutan. Ito ay pagpapasakop sa awa ng Diyos. Ganyan ang buhay pananampalataya. Gaano man tayo sumusunod at mamuhay ng matuwid para sa Panginoon, hindi natin masusuklian ang lubusan ng kanyang biyaya. Gaano man tayo sumunod at mamuhay. Sa Colossians chapter 3, verse 23 at 24, sinasabi, "Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao." Kaya kahit sa lugar ng ating trabaho, bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo tatamad-tamad na gagawa lang kunwari kapag nandyan ang boss. Hindi dapat ganyan kumilos ang isang Kristiyano. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Gagantimpalaan ng Panginoon ang lahat sa aking buhay Kristiyano. Kaya maging nasa bahay, nasa trabaho o nasa church, ang lahat ng ating ginagawa ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa Diyos at para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Ang gantimpala para sa masunuring buhay ay manggagaling sa Diyos. Kahit na hindi ka gantimpalaan ng tao, gagantimpalaan ka ng Diyos. Ang ating buong buhay ay dapat maging buhay ng paglilingkod kay Kristo. Sa bahay, ginagawa nila ang gusto nila. Sa trabaho, namumuhay sila sa sarili nilang paraan. At pagkatapos ay pumupunta sa church na nagsasabing, "Panginoon, tanggapin mo ang aking handog na buhay." Kaya sasabihin ng Diyos, "Kayong mga masasamang pari, dadalhin niyo ba sa akin ang mga handog na pilay, bulag at may sakit? Huwag ninyong dalhin sa akin ang mga yan." Ngayon, naharap tayo sa isang mahalagang bagay. Naligtas tayo. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Tayo ay naging mga taong pupunta sa langit. Hindi ako taga-sanlibutan, kundi isang tao na pag-aari ng Panginoon. Gaano ba ito kahanga-hanga, hindi ba? Ngunit patuloy natin itong nakakalimutan. Dapat ay huwag natin itong kalimutan. Kaya sa unang Samuel chapter 15, verse 22 to 23, sabi rito, "Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Mas mabuting sumunod kaysa mag-alay ng taba sa Diyos, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam." Ipinag-utos ng Diyos kay Saul na puksain ang lahat ng mga amalikita. Sinalakay ng mga amalikita ang mga Israelita nang sila'y pagod at nangihina sa ilang. Kanilang ninakawan, pinatay at ginipit ang mga Israelita. Kaya't hindi kinalimutan ang ginawa ni Amalek sa mga Israelita. Kaya sinabi ng Diyos, kailangan silang lipuling lahat. Bawat tao, kawan,
at kanilang mga bakahan. Walang ititira, ubusin silang lahat. Sinabi ni Saul, sige po, at siya'y humayo. Ngunit upang itaas ang kanyang sarili, kinuha niyang buhay si Agag na hari ng mga Amalekita, at pinatay niya ang mga tupa at baka na hindi mahalaga, ngunit itinira ang mabubuti. At sinabi niya kay Samuel, tinupad ko na ang utos ng Panginoon. Ano ngayon? Ano kung gayon ang kahulugan nitong iyakan ng mga tupa at ng mga ungal na mga baka na aking naririnig? Ano pala yan? Ah, ito ba? Itinira ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoon mong Diyos. Ang nalabi ay aming pinuksang lahat. Pagkatapos, sinabi ni Samuel, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa paghahandog ng mga tupa. Ang paghihimagsik ay parang kasalanan ng pagkukulam. Siya ay walang pakundangan na nagmamalaki na siya ay sumunod kahit na siya ay sumaway. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Ang ganap na pagsunod sa salita ng Diyos ay isang handog na buhay, banal at makatuwirang paglilingkod. Sa Lucas chapter 6 verse 46, sinabi ni Jesus, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Sinasabi ng mga tao, Panginoon. Ang salitang Panginoon ay hari sa Chinese character. Pagkatapos nating maligtas, ang mga taong tunay na naligtas ay tumatawag kay Jesus bilang Panginoon. Siya ang Panginoon ng ating puso, ang walang hanggang Panginoon. Siya ang walang hanggang hari. Gayunman, sinasabi ng mga tao sa kanilang bibig, Panginoon, Panginoon, ngunit hindi nila sinusunod ang salita ng Panginoon. Bakit hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na sinasabi ko? Kung tinatawag mo siyang Panginoon, si Jesus ay dapat tunay na Panginoon ng iyong puso at buhay. Kung sinasabi mong Panginoon sa iyong bibig, at pagkatapos ay namumuhay ka, ayon sa iyong sariling kagustuhan, ito ay paghamak sa pangalan ng Diyos. Kaya sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 9, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Opo, ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo sa buong buhay niya. Sinikap niyang maging taong kasiyasiya sa Diyos. Mabuhay man siya o mamatay. Sinabi sa Filipos chapter 1 verse 20, ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa na sa anuman na hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o kamatayan. Si Kristo lang ang gusto kong dakilain sa pamamagitan ng aking katawan, maging sa buhay man o kamatayan. Nais kong pangalan lamang ni Kristo ang dakilain. Para dyan, handa akong mabuhay at mamatay. Yan ang aking taimtim na inaasahan at pag-asa. Yan yung sinabi ni Apostol Pablo. Sinabi niya, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Ano ang tinuraran ni Apostol Pablo kay Kristo? Ang ganap na pagsunod. Tinuraran niya ang pagsunod at sakripisyo ni Kristo. Si Kristo ay sumunod hanggang kamatayan. Kaya sa Galatia chapter 6 verse 17, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sino man, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Anong mga bakas? Mga bakas ng pagdurusa. Ngayon, paano natin ipapamuhay ang natitira nating buhay? Hindi ba natin kayang mamuhay bilang mga tunay na Kristiyano? Yung hindi lang sinasabi na tayo'y Kristiyano? Ngunit mukhang yung ibang ligtas naman ay nabubuhay lang ng bahagya at tila wala namang problema. Kaya anong espesyal sa akin na kailangan kong mamuhay sa ganyang paraan? Ganito ba ang iniisip mo? Huwag mong intindihin yung iba.
ang Panginoon ang nagdigtas sa akin, at ang Panginoon ang siya nagbabantay sa akin. Siya ang magbibigay ng gantimpala ayon sa aking ginawa. Kung gayon, mamumuhay ako para sa Panginoon upang bigyan siya ng kasiyahan. Sapat na yun. Huwag mong intindihin yung iba. Sa Hebreo chapter 11 verse 5, sa pananampalataya, si Enoch ay dinalang paitaas anupat hindi niya naranasan ang kamatayan. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Bago ang baha, buhay na kinuha ng Diyos si Enoch. Sa pananampalataya, si Enoch ay lumakad kasama ng Diyos, kaya't hindi niya nakita ang kamatayan. Sa Genesis chapter 5, sinabing si Enoch ay lumakad na kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon at pagkatapos siya ay dinala sa langit. Bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ang Diyos nalugod sa kanya. Tiyak na tayo ay nabubuhay na sa panahon kung kailan pwede tayong humarap sa Panginoon habang buhay pa tayo, kagaya ni Enoch. Sapagkat lahat ng mga propesiya na mangyayari bago ang ikalawang pagdating ng Panginoon, natupad ng lahat. Naganap na ang lahat ng mga propesiya na mangyayari bago dumating ang Panginoon. Ang mga tanda'y natupad ng lahat. Wala nang iba pang kailangang matupad. Ano pa ba ang kailangang maisakatuparan? Kahit sa oras na to, pwede nang dumating ang Panginoon. Pagdating ng Panginoon, ang mga ligtas na namatay na ay mabubuhay na walang pagkasira. At ang mga nabubuhay pa ay babaguhin sa isang sandali. At kukunin ng Panginoon gaya ni Enoch. Si Enoch, bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Kailangan din nating tumanggap ng patotoo na ang Diyos ay nalugod sa atin. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, bago tayo humarap sa Panginoon. Sa Galatia chapter 1 verse 10, sinabi ni Apostol Pablo, "Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Huwag nating subukan na tao ang bigyan ng kasiyahan. Ang dapat na binibigyan natin ng kasiyahan ay ang Panginoon, mabuhay man tayo mamatay. Bakit? Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama. Sinasabi na pagkatapos nating maligtas, hahatulan tayo ayon sa kung paano tayo namuhay sa pamamagitan ng ating katawan. Kaya nga, dapat nating ialay ang katawang ito bilang handog na buhay. Hindi ito dapat pakitang pagsamba. Maraming Kristiyano ang nagtitipon at nagsasagawa ng mga ritual ng pagsamba, ngunit hindi ito makatuwirang pagdilingkod. Nagtitipon tayo sa iglesia upang mag-aral ng salita at malaman kung ano ang makatuwirang paglilingkod. Mahalagang magtipon sa iglesia, ngunit ang pamamaraan sa pag-awit ng himno at pananalangin ay hindi isang makatuwirang paglilingkod. Sa halip, yung buong buhay dapat handog na buhay at makatuwirang paglilingkod para sa kalooban at kalawalhatian ng Diyos. Ang sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ginagabayan tayo ng banal na Espiritu sa katotohanan. Yung buhay na namumuhay sa pagsunod sa salita ng Diyos ay isang buhay na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Tingnan po natin at basahin sa Roma chapter 12 verse 2. Roma chapter 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya,
at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Anong klase daw ng sanlibutan? Ang mundong ito ay napakasama at mas lalo pang lumalala sa panahon natin ngayon. Ang mga namumuhay na sumusunod sa salita ng Diyos ay nagmumukhang hangal. At ang mga namumuhay ayon sa masamang mundong ito ay nagmumukhang matatalino. Ngunit huwag tayong magpaloko. Huwag kayong padaya. Sa unang Korinto, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang pag-uugali. May mga tao sa paligid natin na masamang ugali. Kung lalapit ka sa ganyang mga tao, marurumihan ang puso mo. Hindi tayo kabilang sa masamang mundong ito. Malapit na nating makita ang Panginoon. Ayon sa aking lubos na inaasahan at pag-asa, si Pablo ay may taimtim na ninanasa. Ang dakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng buhay o sa pamamagitan ng kamatayan. Natural lang na parangalan ang Panginoon. Natural lang na parangalan ang pangalan ng Panginoon. Ito'y nararapat sa mga Kristiyano. At huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Hindi tayo dapat maging katulad nitong masama at mapagnasang mundo. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ang ating puso ay dapat mabago sa pamamagitan ng banal na spirito. Mayroon pa tayong likas na kasamaan. Kaya kailangan mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Tayo ay mga bagong nilalang. Kaya dapat tayong mamuhay na mayroong bagong puso. Ngunit magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Hindi mo maaaring sundin ang salita ng Diyos sa iyong dating lakas na hindi pa nababago. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Natututunan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos kung ano ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Natututunan natin. Sa Efeso chapter 5 verse 10, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Kailangan nating mamuhay ayon sa kalugod-lugod na kalooban ng Diyos. Hindi natin dapat baliwalain ang isyong ito. Ito ay napakahalagang bagay na dapat nating alamin at gawin. Kung dumating ang Panginoon ngayon, manalagot tayo sa naging buhay natin sa mundong ito. Handa ka na ba? Sa Filipos chapter 2 verse 13, sinabi ni Apostol Pablo, Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang Diyos ay nasa mga naligtas. Nais ng Diyos na gumawa sa atin. Nais ng Diyos na maging Panginoon ng ating buhay. Ang Diyos ay gumagawa sa atin maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang kalooban ng Diyos na kalugod-lugod sa Kanya ay dapat, ito yung dapat na maging hangarin ng puso natin. Kaya may himno, ang tanging hiling ko, Panginoon, ay ito lamang, ang paglingkuran ka sa lahat ng aking mga araw. Kung ito ay kalooban ng Panginoon, tayo ay mabubuhay o mamamatay. Mabuhay man tayo o mamatay, ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban. Ang mga hain natin sa Diyos, yung mga alay natin, ay dapat walang dungis at dalisay. Ang buhay ng pagsunod natin sa Diyos
ay isang handog na buhay. Kaya sa muling pagparito ng Panginoon, dapat ay karapat-dapat tayo na makibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Sa 2 Timoteo, chapter 2, verse 15, manggagawang walang anumang dapat ikahiya. Wala tayong dapat na ikahiya sa harapan ng Diyos. At pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Dapat sikapin palagi natin na mamuhay sa harap ng Diyos ng buong puso ayon sa kanyang kalooban. Hindi ito kusang nangyayari. Bagamat tayo'y naligtas, mayroon pa rin tayong pagnanasa ng laman. Kaya hindi ito gusto. Kaya hindi natin ito gusto at tamad tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang landas ng pagsunod sa salita ng Panginoon, mayroong nakapaloob na pagdurusa at sakripisyo. Kaya ayaw ng ating laman. Gusto ng lahat na maging madali ang lahat. Ngunit, dapat nating isuko ang ating laman sa Diyos tulad ng ginawa ni Apostol Pablo. Dapat tayong magsumikap na matamo yung tulong ng banal na Espiritu na mayroong gayong pag-iisip. Kaya tulad ng ginawa ni Pablo, dapat nating isuko ang ating katawan sa Diyos. Dapat nating alamin kung ano ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. At mamuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay ayon sa kaloobang iyon. Maging mga pari na nag-aalay ng handog na kasiyasiya sa Diyos. Ang taong ligtas sa isang pari sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, mahalaga kung anong uri ng alay ang ibinibigay natin. Sa pagdating ng Panginoon, dapat tayong maging banal na pari at mamuhay ng matuwid upang tayo ay tumayo sa harap ng Panginoon na hindi kahiyahiya. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, nang kami ay tumalikod sa Diyos at namuhay sa kasalanan, salamat po sa inyong awa sa amin. Noong hindi namin nakikilala ang Diyos, si Jesus ay namatay para sa amin. Nagdanak ng kanyang dugo, pinatawad ang aming mga kasalanan magpakailanman at iniligtas kami ng walang anumang kapalit. Ang aming katawan at kaluluwa ay binili ng dugo ng Panginoon, kaya't sila ay sa Panginoon. Nais naming ganap na sundin ang salita ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Gaya ng sinasabi, ihandog ninyo ang inyong katawan bilang isang handog na buhay. Naway ang aming natitirang bahagi ng aming buhay, ang aming pag-iisip at salita, kilos, ay para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. At naway pamunuan at gabayan mo kaming lahat upang makapag-alay kami ng banal na handog na kasiyasiya sa Diyos sa pamamagitan ng aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, kami nananalangin. Amen.